Pamilya Kapuso, welcome back to my YouTube channel and this is June. Nagbabalik po muli sa inyong lahat. So ngayon guys, may maganda tayong topic na pag-uusapan. Ito ay tungkol sa kung bakit nga ba ang hirap magpatawad. Alam kong karamihan sa atin ay dumating na sa point na may taong nambitrin na sa atin. O kaya sinasaktan na tayo ng jowa natin, ng girlfriend natin, boyfriend o kaya partner natin. Sabi nga nila na ang betrayal daw ay galing daw to sa mga taong minahal natin. At napaisip ka din, no, bakit ko nga ba papatawarin ng isang tao na paulit-ulit niya lang akong sinasaktan? Paano ko ba papatawarin ang isang tao na walang ibang binigay kundi pinapaasa niya lang ako na nagbabakasakali na ibigay yung buong pagmamahal na hinihingi ko sa kanya at hindi niya kayang maibigay? Paano ko nga ba mapapatawad ang isang tao na niloko lang niya, na niloko niya lang ako? So, ang hirap nun. So, ngayon, meron tayong 5 reasons na pag-uusapan kung bakit nga ba ang hirap magpatawad. Una dyan ay, hurting pa tayo. Fresh pa yung pain na naramdaman natin sa kanya. Kaya ang hirap magpatawad. Meron ding kahit months na ang lumipas o kaya years, parang sariwa pa din yung sakit ng naramdaman natin na sa lahat ng ginawa niya sa atin. Pero kaya lang guys, kung mananatili kang magpalamon sa sakit ng naramdaman mo, paano ka makaka-move forward niyan? Mananatili ang sakit sa puso't isipan natin. Kaya, mag-isip-isip ka. Pangalawa, pride. Ang pride kasi ay super hindrance yan sa pag-move forward natin. Kasi, nasa isip mo din na, bakit nga ba ako ang magsusorry? Dapat siya ang lalapit sa akin kasi siya yung nanakit sa akin. Siya yung may mali. Siya yung may ginawang masama sa akin. Kaya dapat lang siya ang mag-sorry. Kaya, yan dun yung pride mo. O kaya, yung pride din minsan, isa yung ano, isang wall yan eh. Kasi, parang siya yung nagpo-cover na para hindi mo makikita yung magandang ginawa niya sa'yo. Yung lahat na maginagawang maganda niya sa'yo, hindi mo nakikita yon. Lahat lang ng masama na panluloko na nakikita mo sa kanya, kaya hindi mo kayang mapatawad siya. Kaya, minsan, ang pride ay isang lason din yan. Kasi, hanggat nandiyan ang pride, hindi mo kayang magpatawad sa isang tao. Pangatlo, ay gusto natin gumanti. Dapat, nasa isip din natin, dapat maranasan din niya to. Dapat masasaktan din siya. Dapat, karmahin siya. Kasi, sinaktan niya ako eh. At alam niyo guys, minsan, ginawa ko rin yan. Dahil, nagmahal lang naman ako dati. Nasa isip ko, bakit nga ba ginawa nito sa akin? Bakit nga ba niloko niya ako? So, nasa isip ko rin, napaisip din ako sa dati na sana karmahin siya. Sana mararanasan niya rin ang lahat ng sakit ng naranasan ko ngayon. So, ang hirap pero arti, totoo, real talk, naranasan ko rin yan nasaktan, sobrang nasaktan at hiniling na sana maranasan niya rin ang lahat ng hinanakit ng ginawa niya sa akin. Pang-apat guys ay ang taas ang expectations natin, yung standards natin. Kasi gusto natin sana mabait siya, sana yung taong mahal ko ay loyal siya sa akin. Lahat naman tayo, 'di ba, na yung jowa natin ay maging gusto natin maging loyal sa atin, faithful sa atin. Pero ang hirap guys eh. Ang hirap na gawin mo yung ipapagawa mo sa isang tao yung bagay na hindi naman niya gusto. Kaya nga
ang dami naghihiwalay eh. Yung mga exes, ang daming hindi nagkakatuluyan. Kaya hindi sila nagkakatuluyan, yung mga exes na yan, dahil hindi sila compatible sa isa't isa. Kaya ang masasabi ko sa iyo, huwag mong ipapagawa sa jowa mo yung bagay na hindi naman niya gusto. Kasi hindi yan dapat sinasabi, hindi yan dapat hinihiling eh. Kasi kusa yan, meron sa isang tao. Kasi hindi mo pwedeng sabihin mo, ikaw ha, dapat mabait ka, dapat magsasabi ka ng totoo, dapat magtutulungan tayo, dapat ganito ka, ganyan ka. Dahil kapag makikita mo yung, kasi yung taong deserve na para sa'yo talaga, ay malalaman mo lang na, ay, nasa kanya pala yung gusto ko. So, huwag mong ipapagawa sa isang jowa o partner mo na hindi naman kaya niyang gawin. Panglima ay, hindi pa tayo ready magpatawad. Kasi, nandito pa yung sakit eh. Sariwa pa yung sakit ng naramdaman natin. Hanggat nandito yan, yung sakit ng naramdaman natin, yung pride natin na pumipigil na magpatawad, hindi tayo makaka-move forward. Ang hirap kaya, mag-move on na meron pa tayong sakit dito. Kasi kung mapapatawad mo ng isang tao, maaring mabilis ang paghilom ng sugat ng puso mo. Tulad niyan, kung yung jowa mo nagkasala sa'yo, eh, one day magkasabay kayo sa simbahan, tapos hindi mo pa siya pinatawad. So, ang hirap kasi maiilang ka, may tinatakbuhan ka, may iniiwasan ka. So, gusto mo ba yung ganun? So, sana hindi mo tagalan ang pagpatawa dahil lahat tayo ay deserve ng second chance. Hindi ibig sabihin ng second chance na maging kayo ulit, kundi bigyan mo ng pangalawang pagkakataon ng isang tao dahil lahat naman tayo ay nagkakamali. Lahat naman tayo ay hindi perpekto. At yun lang ang kailangan lang natin ay tanggapin. Kasi tanggapin ang pagkakamali, tanggapin yung nagawa, patawarin para lahat ay magiging okay.